Kalapso, Dapawenyo, Ilocano, Kapampangan, Bukulano, Chabacano, Cavitenyo, Pangalatok, Bisaya, Rizaleño, Batangueño, Waray, Maranao, Ilonggo, at Zamboangueño. Wala mo pinigyan ako pababa, na parang puro namang ang mababang dukha. Tila di mahalaga kung saan ako nagmula mali ka dahil yan ay hindi ko ikakasya. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado. Pag sumipat asintado, dahil ako ay probinsyano. Tiyatas, tinuloy mo ako doon! Magpapalok na magpapas kahit walang bakit na nalagpala. Magpapatingkan kahit marahas ay buong tatong walang alilangan. Ang nagtatang patas na siya tagalitas sa hindi mo maaasahan. Kahit ako Maynila, nasimulang lahat ng may buhay na tumila. Iisang panis ang pagkayaring pagkihira. Kailangan pa sanin para lamang di masira. Ang iniwan at sinimulan tapos kanino man sa ngalan ng bantas. Lakas ng tawag, itutugunan ng buli man ng balo. Di niya alintano para sa tao na kapareho na mukha niya kakambal. Sa kanya sumandag ang pagpinunod mo. Ang bakat tamahan mo ng dasal dahil di mo masasabi yung dating at tatakakit. Pag tumilos ang gatilo ng tingin mula sa akin, kaya iwasan mong titigan ako pababa. Na parang turo ng mga mababagtuka. Tila di mahalaga kung saan ako nagmula mali ka dahil yan ay hindi ko ikakaya. Tiyatas, tinutunggi, sumusubo. Ano man laban, hindi ko matapas. Kahit madulas, walang bakit na nalagkara. Nagpapatigas kahit marahan sa buta. Walang alilangan. Alagad na matas, sa tagal matas. Sa palagi mong maaasahan. Kahit ako hindi mo rin, ano? Oh, eto na. Ano pa hinihintay mo? Tuloyan mo na ako. Ngayon, sisingilin na kita sa lahat ng mga utang mo. At sisiguraduhin kung may interest pa. Kung mayroong magbabayad dito, hindi ako. Ikaw yun. Wala akong utang sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko sa'yo hindi ka na makakatakas pa. Ador, mali ka ng pinasok na lugar. Tignan mo! Tignan mo, oh! Sa tingin mo ba, makakalabas ko pa dito? Hindi ako natatakot. Dahil sisiguraduhin ko na isa lang ang lalabas sa ating buhay. Pag sumipat asintado, dahil ako ay probinsyano. Mapangon yung baril mo dahil ikaw hindi makakalabas dito! Mamatay ako! Diego, you! Kailangan pa sanin. Masirang inip.
Iwasan yan! La, kamusta ko si Junior? Nasa OR pa siya. Kakausapin daw kami ng doktor mamaya. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba bumaril sa kanya? Ako ang punteriyan nila. Pero kung kayo mag-alala, na-aresto na namin siya. Siya rin ang taong bumaril kay Ador. Hindi ba kayo ang sinilaw ko? Hindi nyo kayo ang sinilaw ang pagkano? Hindi ako pumasok dyan! Hindi ako pumasok dyan! Ano? Ang sabi ni Diego? Palpak na naman si Diego. Yung anak ni Ador yung nabaril niya. Oh my God! How's the child? Diyan na sa ospital, ma. Si Diego naman at si Lawrence, na-aresto. Bakit si Lawrence? Wala kasi hindi niya nagawa ang mission niya. Tomas, paano na si Diego? Ano pang magagawa natin? Nandiyan na yan. Eh, ang ibig ko sabihin, paano ko sabihin yung totoo? Nasiwakin ang bumaril kay Ador. May tiwala ako sa batang yan. Huwag kang mag-alala. Joaquin, saan ka pupunta? Lilinisin ko yung kalat ni Diego. Ano, Joaquin? Ikaw na ang papatay kay Ador? Lalantad ka na? Dalama, that's stupid. Ako nang bahala. Mangyayari ang gusto mong mangyayari. Joaquin! Hayaan mo siya. Let him do his job. Let's go! Pupunta na ako sa ospital. Sigurado akong papunta na rin doon si Ador. Doon siya abangan! Sige na, pupunta na ako. Pupunta ako. Padpak na naman kayo! Joaquin, di ba dapat inuuna mo si Diego? Hindi siya titigilan ni Ador hanggat hindi siya umaamin. Todo ang pag-interrogate sa kanya ni Ador, malamang kumanta na yun. Alam ko, ginagawa ko. Naintindihan mo? Bakit kinailangan mo pang bugbugin si Diego? Pwede kang kasuhan ng police brutality niyan! Tanyo ba siya nila? Hindi mo siya pwedeng kausapin! Nasa ospital siya, inaayos pa ng mga doktor. Bakit pinagamot niyo pa? Ang mga taong katulad ni Diego, dapat niyang pinapatay. Narinig ko yung nangyari, kaya pumunta kagad ako dito. Salamat. Si Ador, nasaan? Si Junior, kamusta na? Natanggal na yung bala sa katawan niya, pero kailangan kasi siya salina ng dugo, eh. Anong blood type ng bata? Type O. O din ako, eh. Magdodonate ako. Talaga? O naman. Maraming salamat, ah. Mahal, close mo sila? Shhh! Umingay! Baka marinig ka. Eh, tingnan mo naman. Sa iba, okay lang yan? Siyempre, hindi. Mukhang gumaganti lang yata si Miss kay Chip, eh. Shhh, Penny! May isip pa ba ni Carmen yun, eh? Nasa delikado na nga yung buhay ni Junior, no? Malay mo, tingnan mo nga, oh. Aray! Aray ko! Aling Flora. Sige ho, sagutin niya. Ito ba kasalanan ng apo niya? Kumusta si Junior? Umalis ka dito. Amen. Umalis ka dito! Ador! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Umalis ka dito!
namin sa amin, napatay na si Ador! Anong patay niyo si Ador? Tamang narinig niyo, patay na ang asawa ko! Si Ador. Patay na si Ador. Darating mo naman, di ba? Si Seth Boran na lang kausapin mo. Maraming salamat sa lahat ng tinulong mo sa amin, ha? Wala yan. Hindi ako makapaniwala, no, na kakambal pala ni Ador yan. Pati ako nagkunwari para sa kanya. Kasi gusto kong mahuli yung pumatay sa asawa ko. Pero wala nang problema, di ba? Paparusahan din yan. Si Carmen eh. Ako ang dahilan kung bakit nangyari kay Junior yun. Ardo, ligtas naman na yung pamangkin mo eh. Tapos na yun. Tsaka, tingnan mo. Nahuli na rin yung ibang miyembro ng mga sindikato. Pati yung pumatay sa kapatid mo. Tama na. Kumbinsido. Bakit? Paano kung ginawa niya lang yun? Dahil may kailangan siyang protektahan.
Pasensya ka na. Hindi pa kita pwedeng isama ngayon eh. Ha? Bakit po? May problema pa kasi si Kuya Cardo mo na kailangan kong ayusin. Pero niyo, huwag ka mag-alala. Pinapangako ko sa'yo. Kapag naayos ko na ang problema ko, kukunin agad kita dito. Sasama kita kung saan ako nakatira. Ngayon po kayo babalik? Hindi ko pa alam. Nyok, huwag ka naman magtagpo sa akin. Sa inyo lang po ito, para po maalala pang ako nyo. Nyok. Yan na, chik-chik. Nyok. Nyok. Para sa fake na door. Ang galing. Imagine. Naitago ng buong police force at ang pamahalaan ang tungkol kay Ador. What an accomplishment. Well, I won't really call it an accomplishment dahil palpak din sila sa dulo. At ang asawa ni Ador ang nagbunyag ng lihim. Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. May patutunguhan ang panunuyo ko sa asawa niya. I can give you that. Pero saludo pa rin kay Cardo. What a great performance. May kakambal pala siya. At hindi natin alam. Hindi mo alam. Pero sinabi ko na sa iyo dahil patay niya si Ador. I killed him. But you aren't sure. But the fact remains, I killed him. And you're proud of that. I had no choice. I had to kill the guy. Now you have a choice. Tomas, we have a choice. What choice do we have? Itigil na natin ito. Umawi ka na lang dun sa bata. Isang yun. Naabala na rin kita. Ayos lang. Pinapasa na. Ayos ka lang. Kaya ko to. Wala to. Maning-Manila sa akin to. Ikaw pa. Ano mga akala mo sa business natin? Para ba itong switch na pwede mong i-on, tapos pag ayaw mo na, i-off, and that's it. You should be happy. Oo. Masaya ako na wala pa rin nakakaalam sa lihim ng pamilya natin. Pero muntik na tayong mapahamak nang dahil kay Ador at sa kakambal niya. They were this close to finding out the truth. Ano, hihintayin pa ba natin mangyari ulit yon? Wala ka na dapat alalahanin. Hindi naman nagsasalita ang patay. And besides, I don't think he knew that I was the one who shot him. Sa tingin mo, titigil si Cardo sa paghahanap kung sino pumatay sa kakambal niya? Just because alam na ng lahat ng tao kung sino talaga siya? Hey, wait. Ngayon, nag-alala ka, Cardo. Isa lang hamak na police probinsyano yan. Ang threat sa atin, si Ador. Thanks to you, now he's gone. End of story. Paalala ko lang, Cardo, konting hinahon sa pagkikipag-usap mo kay Diego. Ang totoo niyan eh, nagkita na kami kanina. Ayaw niyang sabihin sa akin ang nalalaman niya dahil ang gusto niya kapag nagsalita siya ay kaharap ka. Handa na raw siyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya, pero sa'yo. Iwanan mo na muna kami. Diego, andito na si De Leon. Anong sasabihin mo sa kanya?
Hindi ka pa rin namin. Anong makakuha kong kapalit? Kapag sinabi ko ang totoo. Humingi ka ba ng kapalit? Diego, huwag na nating patagalin to. Alam na rin namin ang totoo eh. Gusto kong marinig sa bibig mo na ikaw mismo ang bumaril sa akin. Sige, aminin ko na. Aminin ko na, Ador. Ako ang bumaril sa'yo. Pero, alam mo naman, wala namang personalan to eh. Diba? Tawarin mo ako, Ador. Ay, Dileon! Dileon! Dileon, tama! Ricardo, hindi kaya ito ang bago mong misyon? Ang tulungan na matanggap ng mag-ina ni Ador ang hapdi ng kanyang pagkawala at buuin muli ang pamilya natin na kasama si Carmen at si Junior. Saradong-sarado ang isip ngayon ni Carmen. Alam ko. Pero, Carlo, ganun ka din naman noon, hindi ba? Pero natutunan mo na umunawa at magpatawad. Hindi ba? Huwag ko kayo maglala. Gagawin ko ang lahat para matulungan ang pamilya ni Ador. Salamat po. Natupad ko rin ang pinangako ko kay Ador. Nabigyan ko po ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Salamat din po. Dahil hindi niyo po ang pinabayaan sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ko. Pero tama si Lola Flora. Hindi pa po dito natatapos ang misyon ko. Tulungan niyo po sana ako na mabuo ko ulit ang pamilya ni Ador. Ang pamilya namin. Nurse, halika na. Sana po, mapatawad na ako ni Carmen. Sana rin po, sa mga susunod kong misyon, hindi niyo pa rin po ako pabayaan. Dahil alam ko po na marami pa po akong makakaharap at na mga kalaban. Kasama ang mga taong umaasa at nagmamahal sa akin. Ador, kung nasaan ka man ngayon, mangangako ulit ako sa'yo na hindi ko pababayaan ang mga mahal mo sa buhay. Panginoon, kayo na po sana bahala sa akin.